Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito na po ang inyong lingkod si Official Vlog para magturo po ng kunting idea at ang topic po natin ngayon ay about po naman sa plumbing or plumbing ang tawag na dito. Ngayon bibigyan ko po kayo ng details na pinaka basic po. Ang kailangan po natin dito malaman natin kung ang height ng iaabang natin para sa kanila sa gagawin natin. Ito pong toilet, ito in-example po sa inyo. Ayan po, ano po sa iyo. Ito po ang topic natin, standard height ng at saka details pong ihabang ko po sa inyo. Yes, start na po. Ito po yung kulay pula na to. Ito po yung linya ng tubig, yung PPR. Malabo yata. Ayan, water line nga. At ito pong kulay blue. Ito po yung linya po para sa yung para po sa mga floor drain, sa mga lavatory. Ito po. Ito po yung itinuturo ko po sa inyo. Yung sa wall, water closet po, hindi ko pa isasama sa susunod na po na vlog ng inyong lingkod. Ipaliliwanan ko na po ito yung details. Okay po. Ito po kayo, paano uri niya po itong mounting height na naaanan ko? Simula po dito, ayan o. Simula po dito sa finished floor level, yung abang po nung abang para po sa lavatory, ayan. Ay 550 ho, 550 mm. Standard po yan, ayon po sa libro na nabasa ng inyong lingkod. Tungkol po doon sa plumbing, okay? Ayan po, 550 po yung abang. Di po may mag-abang kayo para sa lavatory. Tignan po. At ang height po ng lavatory is 650. Standard po yan, 650. Mula finished floor level hanggang dito sa center ng lavatory is 650. Okay po, ayan. At yung pong abang naman po para sa tubig, ito may tubig dito sa hilamusan, 850 po. Mula finished floor level hanggang doon sa faucet, yung abang doon. Ayan po ang standard na itinuro ng inyong lingkod na si official para magkaroon po kayo ng standard. At pinaka-importante po, pang mag-aabang po kayo naman para sa laboratory, yun po, huwag nyo po nga kalimutan maglagay ng P-trap. Okay po, pati po sa floor din, kailangan may P-trap yan. Pasensya na po kayo, ang drawing ni official ay pangit. Hindi nang porkat, yung pagkadrawing ko ng P-trap. Siguro understood na po ito ng mga plumber kung paano. Huwag mo nga kalimutan pag nag-layout po kayo ng floor drain, make sure na maglagay po kayo ng P-trap pa para po maiwasan yung bumaho. Kasi yan, pag walang P-trap pa, pag buhos nyo dahil kukulo-kulo yung tubig, nabalik yung amoy, kaya nagkakaroon ng amoy yung CR dahil wala pong P-trap yung floor drain. Okay po, at yung laboratory, dapat importante rin po yung may P-trap, di ba? Para dito na, may tubig kasi na i-stack dito eh. Hindi na bumabalik yung amoy dun pag naghilamos kayo. Ito po yung linya nung, ano, yan, linya po ng para sa laboratory, yung 50 mm na pipe. Diretso po yan, magpo-provide po kayo ng air vent. Air vent po, importante po yung air vent, ha? Yan. Yung linya, diretso masusunod na toilet, itong linya ng tubig. Ayan po, pinaliwanag ko lang po sa inyo yung mounting height ng itong sa laboratory, saka sa faucet, saka yung abang po para sa laboratory sa hilamusan. Okay po. Ayan. Okay, babae. Maraming salamat po guys. Sana po may natutunan kayo. Ang naging topic po ngayon is about po naman po sa plumbing. Oy, plumbing ang tawag nila. Di ba yun din po sa content ko naman po eh. Kasali po ang plumbing. Isang electrical, isang electronic, isang mechanical po. Sa construction po ito ang inyong lingkod. Kaya may tuturo ko yung po mga experience ko. Yung mga natutunan. I-share ko po sa inyo. Para po makatulong, lalo po sa mga baguhan. O sige guys, maraming salamat po guys. Let's do it! God bless! Bye-bye!